Magandang araw sa inyo. Andito na naman ang inyong lingkod na si Kuya Joburns. May bago na naman akong i-share sa inyo about sa smart switch automation. Son of Smart Switch Mini, yung ating i-unbox ngayong araw. So, i-share ko sa inyo paano siya gamitin, paano siya i-setup, and paano rin siya i-setup gamit yung application natin na i-willing. So, bago tayo mag-start, just subscribe to my channel and hit the bell para magkaroon kayo ng notification every time na meron ako mag-download na bago. So, mag-start na tayo. So, ang kailangan natin ngayon is niready ko na yung mga kailangan natin, yung utility box, yung three-way switch natin, at saka isang single switch, and then socket para sa ilaw, and then kailangan natin ng wire. Ito yung mga wire natin. Ready na natin. Ayan, wire natin. Tapos meron tayo ng bulb. So, lagyan na natin sa socket bulb niya. Tapos, i-unbox natin ngayon yung in-order ko ngayon sa Shopee. Kararating lang. So, start na natin mag-unbox para ma-demo ko na sa inyo paano gamitin itong i-unbox natin ngayon. Ganito lang siya kaliit. Ito tinatawag na Son of Smart Switch Mini. Ayan. Ayan. At ang aking partner na si Picoy, nandiyan na sa likod ko. Nanonood lang. So, yung i-share ko kasi sa inyo nakaraan is yung 4-channel Pro na Son of. Ito naman yon. Tingnan nyo naman pagkakaiba. Pero ito kasing 4-channel Pro, apat na switch to. Ito kasing mini, isang channel lang siya. Ayan, single switch lang siya. Hindi tulad yan, ha? Tulad yan. Ito kasing 4-channel na to, meron siyang, ayan. Self-locking, interlock, at saka itching. Ayan. Nagkasama na rin siyang remote, saka time schedule niya. So, ang pagkakaiba naman dito, wala siyang interlocking, itching, at saka yung sa timing niya, kundi talaga siyang gagamitin mo lang siya as a switch. Pero supportin din siya ng Google Assistant. Ayan. So, Google Assistant at saka ng Alexa. At saka pwede rin natin siyang gamitin sa, ayan o, nawala yun, ina-focus natin. Ito, yan. I-Willink application. So, mag-start na tayo mag-unbox. Ayan, ito lang yung device nito, no? Son of Smart Switch. Tapos ito yung wifi yan niya, para sa remote control at saka sa wifi niya. Tapos yung laman pa ng box, yung yan, yung pumasa sa QC. Tapos yung manual niya, malalaman nyo dito yung diagram paano gamitin. Ayan. Isa to sa wiring diagram na pwede natin gamitin. Ito yung three-way naman. Tapos pwede rin to sa single switch. Ayan. Tapos ito naman yung barcode niya para hindi na kayo mahirapan mag-search sa Apple Store or sa Google Play. Ayan. Pwede nyo erekta, i-barcode nyo lang, rekta nyo na madadownload yung application. So, isa pa sa kailangan natin pala, kailangan natin ng plate para sa holder natin ng single switch. Ito yun, yung switch natin.
sabi natin. Tapos ready na rin yung wire natin para sa plug. Ayan. Ayan, nakakabit na. Ayan, mag-i-start tayo. Paano ba malalaman yung isang switch ay single switch or three-way switch? Ayan. Baligtan natin. Ayan, makikita nyo yun. Auto-focus. Ayan, mag- Ayan. Yung nakikita nyo yun, yung medyo tagal. Hanapin natin yung focus niya para lumino. Ayan, basta nakikita yung side na yun. At saka malalaman nyo sa three-way switch, meron siyang number ng 0. And then yung 1. And then 3. Tapos yung diagram niya, ayan. Medyo hindi natin ma-focus. Ayan yung diagram niya. Tapos yung single switch naman, yung diagram niya, eto, kung ano yung pagkakaiba. Hindi talaga makita ng mata yun. Ayun. Ang laki ng pagkakaiba ng ano yung diagram. Ayan, single switch lang to. At saka makikita nyo, wala siyang number ng 0 or ng 1 or 3. Hindi katulad nitong 3-way natin, meron siyang number. Ayan. Diyan yung malalaman yung switch ay single switch or 3-way switch. So, ang gagamitin natin is dalawang 3-way switch. Ito. And dalawang 3-way switch at isang single switch. Tapos ikakabit natin siya sa plate natin, plate holder natin. Tanggalin natin yung cover nung ano, nung plate. Tapos yung isang plate hindi natin magagamit kasi dalawang switch yung ilalagay ko. Itabi na lang natin. Tapos, buksan ulit natin yung isang plate. So, pagbukas naman ng plate, kailangan lang natin ng flat screw. Ayan. Para susundutin nyo lang. So, kailangan natin, paano ba ikabit yung switch natin? So, ipasok lang natin sa kabilang side. Ayan. Tapos, press yun lang. Ayan. Ayan. May lock naman sa kabilang side. Tapos, dito naman para sa kabila. Gagamit tayo ng 3-way. 3-way din. Pasok. And then push lang. Tapos isang single switch natin, lagay natin dito sa taas para mapakita ko sa inyo yung dalawang way ng gamitin yung ano, pwede sa single switch at sa 3-way switch. Ito. Ito yung single switch natin. Wala siyang number. Tapos, pasok. And then push lang. Okay. Meron na tayong dalawang switch. So yung isa, lalagyan natin ng cover. Ayan. Mamaya na. Kailangan natin. Ang gawin natin muna next ngayon is yung pag-wiring ng 3-way switch at saka ng single switch. Kuha tayo mga wire. Okay. Para sa 3-way switch naman, yung 1 and 3, yan yung tinatawag na, ito to, 1 and 3. Ito yung tinatawag na traveler. Bali yung dalawang traveler natin, ito, 1 and 3, lalagyan natin ng wire yan, dito, tsaka doon. Ganon din yung 3, sa 3. Kahit na magkapalit yung wire niya sa traveler niya, is okay lang naman. Start na tayo wiring. Ayan. Ito. Pasok natin doon. Tapos ito, kakabit natin to doon sa 0 natin para sa input ng switch. Ayan. Switch. Next. Tapos, yung traveler natin, ito yung gagamitin nating wire para sa traveler. So, dito ko naman isasaksak sa baba para hindi masyadong maraming wire sa taas. Dalawang wire.
Tapos isasaksak natin siya sa 1 and 3. Ayan, dito sa baba. 1 and 3. Ayan. Tapos 1. Tapos, ayan, sarado na natin. Siyempre kailangan natin ng screwdriver. Ayan, pwede na natin siyang lagyan ng cover para sa safety. Kasi ang power na, power input pala natin na gagamitin ngayon is 110 or 220. Itong device na to is auto bolt naman to. Ayan, auto bolt. Tapos, lagyan din natin ng wire yung kabila. Ito, para sa 0. Tapos to yung para sa traveler natin. Ito, yung dalawang wire na to, traveler. Number 1. And number 3. Tapos lagyan na rin natin ng wire yung single switch natin para sa i-test natin yung son off sa single switch lang. Sa single switch naman kahit saan nyo naman ilagay na butas kasi wala siyang naka-indicate ko saan ano, kakabit. Okay. Ready na tayo. Tapos lagyan natin siya ng screw para hindi siya gumagalaw. Okay. So mangyayari ngayon, hindi na natin malalagyan ng cover ng plate cover kasi single switch lang sa para sa single switch lang 'to. So ang ginawa ko kasi para nandoon na rin siya yung single switch natin nasa taas at saka yung dalawang three-way natin, ito single tapos ito pang nasa baba. Ayan. So mag-start na tayo. So para naman sa wiring diagram ng ano natin, son off, hindi na ninyo makita, sigaw sasabihin ko na lang. Ayan. Ito, itong unang ano natin is neutral na in, neutral in, bali dalawa yung neutral in natin. Ayan. Ayan, neutral. In, neutral din to. Ayan, neutral in. Tapos line in. Tapos line out para sa ilaw. Tapos yung sa switch 1. And then para sa, ito, 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 para sa switch 2. So, ang gawin natin ngayon, lalagyan natin ng power tong device na to. Ang gamitin natin power is 110. Kasi nandito tayo sa Taiwan, ang power lang natin dito is 110. Meron din 220, ginagamit naman sa mga aircon. So, ito, gamit tayo ng plug, naka-ready na rin. So, i-coconnect na lang natin. Neutral. Tapos line in dito sa pangatlo. Tapos dito naman sa neutral na isa, dito natin kakabit yung isang ilaw natin na yan, in neutral. Neutral. Ayan, neutral. Tapos yung positive ano natin, yung line out natin, ito pang-apat. Ayan. Take out ka lang pa. Mag-produce mo. Hindi.
mag-purchase na, gamit ko na to, meron ako. Okay, ito na akin ang makakamit. Tapos, ang i-try muna natin gamitin ngayon yung single switch natin, kung mapapagana natin ng sa single switch lang. Ang single switch natin, itong dalawang wire na to. Ito. Yung kasing sa three-way natin, meron itong dalawa. May blue. Sabit natin. Tapos kabit natin sa switch 2. So ang gamit lang natin ngayon is yung single switch natin. So tatry natin. Saksak natin. Tapos makikita nyo yung may indicator tayong umiilaw doon sa loob na kulay blue. Ibig sabihin naka-turn on na yan yung device natin. So isa sa option na para mabuhay natin itong switch na to, pwede natin itong pindutin manual itong button dito sa itong bilog na may ilaw. Ayan, pindutin natin. Ayan, pindutin natin ang ilaw dyan. Tapos pwede rin natin, syempre, para sa pag-off, pindutin uli natin. Ayan, off. Tapos, itry natin ngayon yung single switch natin kung gagana. Ito yan, single switch natin. On. Off. On. Off. Ayan. Tapos, i-off natin naman natin ngayon. Tapos, gagamitin natin is yung three-way naman. Okay, bunutin muna natin para safety. Bunot. Unplug muna natin ito. Balta natin to, tanggalin natin yung single switch. Ikakabit natin yung three-way. Ayan. Separate natin yung dalawang wire. And then, ito yung switch 2 natin. Ito naman sa kabila, yung switch 1. Connected na siya, yung switch 1 and then switch 2. Okay. Saksak uli natin. Saksak na siya. Wait lang natin na ayan, okay na siya. Buhay na. Nakikita niyo yung blue indicator. Yung blue indicator na yun, yun yung pinakang ilaw niya rin para sa wifi. Tapos itong button na to, ito rin yung button para pipindutin natin ng 5 to 7 seconds para ma-pair natin yung e-willing application para ma-pair natin sa router. So try natin pindutin dito kasi nagpalit tayo ng switch na single na three-way switch. Ayan. So try natin pindutin ulit kung gagana. Panag ang ating ano, buhat pa natin. Tapos, yun yan. Tapos pindutin natin para i-off. Ayan, ngayon itry natin yung three-way switch natin. Ayan. So, switch 1. On. At maluwanan. Tapos, i-off natin yung switch 2.
Tapos try natin i-off yung i-on yung switch 2. I-off natin yung switch 1. Ayan. Ulit. On naman switch 2. Off yung switch 1. On ang switch 1. Off yung switch 2. Ayan. Ganun lang kasimple yung pag sa yung pag-wiring natin. Ayan. Pwede siya sa single switch, pwede rin siya sa three-way switch. Okay, ang next natin gagawin ngayon is yung pairing ng application para sa ating device na Sound of DIY Mini. So, paano mag-pairing? Ang gagawin natin ngayon, ang kailangan natin gawin is yung Ewelink application. Kailangan natin buksan yung Ewelink application natin. So, buksan natin yung Ewelink application. Ayan, tapos maghahanap siya ng email address. Tapos, kailangan yun syempre natin ng password. Ayan, nakasave na yung password. Login. Ayan, ready na tayo sa mag-add tayo ng device. Bago tayo mag-add ng device, ang gagawin natin ngayon is ipupush natin yung button na yan, yung bilog na button na yan ng 1 hanggang 7 seconds. I-hold natin 1 to 7 seconds para ma-ready natin sa pairing. Ayan, pag nakita nyo nag-blink ng mabilis yung blue in LED indicator natin, ready na siya for pairing. Ayan. So, gagawin natin ngayon. Balik tayo sa phone. Tapos, ito yung plus icon. Kailangan pindutin natin yan. And then, lalabas to, quick pairing. Tapos, mag-a-add tayo ng device. Tapos yung application, maghahanap siya ng Wi-Fi router nyo. Ang pwede lang natin i-connect yung Wi-Fi. Kailangan yung cellphone natin is connected sa router. So pag hindi natin connected to sa router, hindi natin maiko-connect yung device. Itong device na to sa router natin para hindi para maging ano siya, activate sa WAN. So, pag nag-pairing natin yung device do sa router, pwede natin siyang patayin. Kahit gaano man tayo kalayo, kung wala tayo sa Pilipinas, pwede natin patayin yung mga ilaw natin sa bahay or kung saan man natin ikinabit yung device na to. Pero itong device na to is advisable lang to sa mga katulad ng sa hagdanan, yung may mga three-way. Ito, sadya para sa hagdanan to. So, after natin ito, i-next natin kasi nandun na rin yung Wi-Fi ID natin, yung router natin, at saka nakasave na rin yung password. Nandiyan na rin yung password natin. Okay, next. After nyan, ayan, okay na siya. Ayan, napansin nyo, meron na nagbago sa screen. Ayan. Retrieving device, registering and info. So, ayan, ready na siya. Tapos, bahala na kayo kung anong gagawin yung pangalan sa device na to. Pwede nyo itong palitan ng kung anong gusto nyo yung pangalan. So, ilalagay ko ngayon is yung Mini. Kasi ano siya, Son of Mini. Okay. So, ilalagay ko Mini. Tapos, lagay ko siya, others na lang. Kasi ang nakalagay rito, living room, bedroom, and others. Others ko na lang siya ilalagay. Ayan, tapos na siya. Ganun lang kadali mag-pairing ng device. Ayan. So, makikita nyo rito, is yan, lumabas sa screen natin. Nandito tayo sa all. So, makikita nyo rin itong device na to dito sa others. Ayan. Pero, meron naman kasing all. So, automatic na nandun siya sa all. So, try natin ngayon kung ma-off natin, ma-on and off natin yung ilaw. Ayan. Makikita mo yung icon na button. Ayan, na power, na switch. Ayan. Ayan. Connected pa tayo sa Wi-Fi, guys. So, malalaman natin to kung gumagana talaga kung gagamitin natin yung ating data. So, ang gagawin natin ngayon is mag-exit tayo sa application na to, tapos tatanggalin natin yung connection natin sa router para malaman natin kung gumagana yung device. So, exit tayo ng device. Mag-exit tayo sa application, tapos open natin ng panibago. Tapos, punta tayo ng settings. Tapos, off natin yung Wi-Fi natin. Off. Tapos,
balik tayo sa application. Open ulit natin. Punta tayo sa Ewi Link. Ayan. Ngayon natin malalaman. Ayan, wala na. Mapapansin nyo dun sa taas, guys. Wala na tayong Wi-Fi connection. Kundi yung data ko na lang na internet. So, tinry natin ngayon. Try natin ngayon kung gagana natin. Ayan. Ayan. On, off to. So, makikita nyo rin sa screen. Ayan. Yung word na on. Tapos, pag in-off nyo, meron din ng off. So, kung gusto nyo makita ng malakihan, pwede natin itouch sa gitna. So, makikita nyo yung malaki. So, mapapansin nyo sa screen pag pinindot natin yan. Nag-white din yung screen natin pag naka-on yung, ano, yung ilaw. Tapos, pag in-off natin, nagbablock din siya. Ayan. Tapos, try natin ngayon sa switch. Habang kasabay yung nasa cellphone ko. Kung may nagbabago sa cellphone habang ginagamit natin yung switch. Try natin tong switch 1. Ayan, nagbabago rin yung phone natin. Hindi natin hinahawakan. Tapos, patayin natin sa switch 2. Patay sa switch 2. Nagbabago yung screen natin sa cellphone. Ibig sabihin, napapansin natin kung patay o buhay yung ilaw pag binuksan natin yung application. So, mapapansin nyo yun. Oh, on natin yung 1. Na yung switch 2. I-off natin sa switch 1. Ayan. Ganun lang kasimple. Tapos ito yung device na to. Makikita nyo rin dito. Pwede nyo yung schedule yung ilaw niya. Pwede nyo yung gawa kayo ng sarili nyo yung schedule. Mag-add lang kayo. Tapos, yan, kung ano oras mabubuhay, kung ano oras mamamatay. Meron naman din ditong action. Tapos, pwede nating piliin kung araw-araw pwede nating automatic na siya mamamatay, mabubuhay sa ganitong oras. Ayan. So, ayan, mamimili ako ng araw, tapos save. And then, mag-add kayo ng time kung ano oras mabubuhay. Ayan, ayan yung mga time niya. Ayan, kailang, ito yung hours. Tapos, ito yung action kung patay o buhay. Pwede kayo magdagdag ng ilang beses kung ilang action yung... Ayan. Tapos, save lang natin. Tapos, pwede rin tayo sa timer. Yan, yung timer natin. So, open natin yung timer. Ganon din yung gagawin natin kung anong oras mabubuhay. Ayan, ilang minuto. Tapos yung action, meron din on-off. Tapos save nyo lang after. Ayan, back. Tapos, itong, kung gusto nyo naman, palitan ng name. Itong mini, pwede nyo yung palitan. Punta kayo sa, i-open nyo lang. Ayan, open. Tapos, nakikita nyo yung 3 dots sa taas, sa kanan. Ayan. Select nyo lang, then yung name. Ayan, nandyan lahat kung ano gusto nyo gawin. Ayan. Ito yung name nya sa taas, pwede natin palitan. Ayan, ba? Hindi ko na papalitan, pinakita ko lang sa inyo paano gamitin yung ano, pag-rename. Ayan, ganun lang kadali mag-pairing. Tapos, itong Sonop Mini, magagamit din natin dito yung Google Assistant o kaya yung Home na tinatawag. Ayan, meron tayo rito sa phone. Papakita ko sa inyo kung ano yun. Ayan, yung Google Home natin. Magagamit nyo rin dyan yan. Ito, yung Google Home. Tapos, try natin yung Google Assistant natin. Para pwede tayong i-command natin yung magsalita lang kayo kung gusto nyo yung buhayin yung ilaw. Ayan, ito yung gagamitin natin, Google Assistant. Ayan, gusto nyo, yan yung gagamitin natin. Tapos, ang gagawin nyo lang, mag-a-add lang kayo ng, ililink, dapat yung email address na gamit nyo is sa Google Assistant at saka dun sa Ewilink is parehas. Para magkapag-add kayo ng device. Settings. Tapos, nandito tayo sa ngayon na sa Google Assistant. Tapos, device. Tapos, mag-add tayo ng device. Tapos, link. Ayan, kailangan, ililink natin yung dalawa nating device. Tapos, try natin yung
pwede natin i-search yung para mas mabilis yung ayun, pag hindi nyo makita yung e-willing, pwede nyo i-search yung application. Tapos total, andito na naman yung e-willing natin. So ito na yon, e-willing, tapos i-add lang natin. Oh, bali nakaano na siya, naka-link na kasi nag-automatic na yata. Pero kadalasan yan, hindi pa siya naka-link. So i-unlink muna natin yung account. Unlink. Yan, wala na siya tayong link. So hindi natin nakita yung e-willing. So ang gagawin natin ngayon, yung si-search natin yung application na e-willing. E-willing. Ayan, tapos select. Ayan, tapos lalabas to. Ang gagawin natin, ililink lang natin. Link. Ayan, nakalink na siya. Ayan, may lumabas sa baba. Ayan, nakalink na. So, pwede natin i-try nga natin yung so, punta tayo na rin sa homepage ng Google Assistant. So, try natin magsalita ngayon. So, pipindutin lang natin yung microphone. Turn on mini. Okay, ayan. Turning on mini. Okay na. Tapos, kung gusto nyo rin i-off, ulitin nyo lang uli. Itatap nyo yung microphone. Tapos, sure, I can do that. Sa sabihin nyo, yung turn off mini. So, try natin. Turn off mini. Sure, turning mini off. Ayan. Turn off mini. So, kailangan, medyo maganda rin yung pagkakasabi nyo ng boses at medyo maarte yung ating Google Assistant. So, try natin i-on. Tap natin uli yung microphone. Turn on mini. Alright, turning on mini. So, try natin yung off uli. Turn off mini. Got it. Ayan. Turning mini off. Yun, ganun lang. So, guys, ganun lang kadali yung paggamit ng Google Assistant natin. So, hanggang doon na lang muna yung isi-share ko sa inyo. Tapos, kung may iba naman kayong mga katanungan sa ating son off DIY natin, so, mag-comment lang kayo sa link ko sa ating panoon niya habang nanonood. So, enjoy. So, yun lang muna i-share ko sa inyo. Bale, next, gagawa ulit ako ng video tungkol dito sa sound off. Pero, ibang device naman yun ang i-share ko sa inyo. So, hanggang dito na lang. Subscribe to my channel, Kuya Juburn's World. Marami pong salamat. Peace.